Meron pong mag-asawa sa Barangay Pilar, Abuyog, Leyte, na nakaligtas po naman sa naganap na landslide doon po sa Abuyog, Leyte. Pero kailangan po nila ng tulong sa mga panahong ito. Kausapin po natin si Anacleta Canuto, isa po sa mga nakaligtas doon sa Barangay Pilar sa Abuyog, Leyte. At tanungin natin kung ano yung mga pangangailangan nila. Magandang umaga po sa inyo. Po, magandang umaga. Ayun, medyo lang po. Hello po. Opo, opo. Ayun, malinaw na po narinig kayo. Kumusta na po kayo ngayon? Okay lang po, maraming sugat. Nandito nga kami ngayon sa ano, kasi may mga DOH na ano, pumunta ngayon dito. Kasi magpapaturo kami ng antitetanus kasi marami kami sugat eh. Kasi baka ng ano dito, pako na ano. Tapos yung ano, yung... hindi ko na nga ma-explain siya kasi, kasi ngayon parang Nanay. Na ano pa. Oo. Nanay, Anacleta. Opo. Oo. Ano po yung nangyari? Kwento niyo po sa amin kung ano po yung nangyari. Ano po, saan po nanggaling yung mga sugat ninyo? Sige po, para po maintindihan natin kung ano po yung mga naging kaganapan. Opo. Kasi nung ano, nung alas 3, subali, nung ano, nakarang gabi, 11 ng gabi, nag-ano na kami, nag-evacuate na kami doon sa ano, bukid. Tapos kinabukasan kasi, wala kasi kaming ano sir eh, pagkain. Bumaba kami dito sa ano, pero pandang hapon na. Kinabukasan. Mm-hmm. Mga ano yata yun, mag alas 4 na. Tapos diriregla din ako eh. Gusto kong maligo, kaya bumaba kami doon sa barrio namin. Oo. Tapos, buti na lang, may ano, yung pagpasok na namin sa bahay, akala ko may helicopter na ano, yung dumaan. Yun na pala sir, landslide. Buti na lang sir, nahila ako ng asawa ko palabas. Pero naano din kami sir sa ano, landslide. Yung mga naano kayo sa landslide? Ha? Hello, Nanay? Naanod kayo? Kasama na nadala kayo ng tubig? Nadala kami ng tubig na ano ako sa ilalim. Tapos na ano ako ng mga simento doon sa ilalim, pati mga bato. Kaya yung sugat ko doon ang galing. Kung hindi lang ako hinila ng asawa ko, siguro patay na rin siguro ako. Sir, kasi mabilisan sir. Nako, Nay, kayo po ay si Anacleta o kayo po si Flora Mi Canuto? Ako po si Anacleta, sir. Ako yung nakatakot doon sa pinangyarihan kasi ako yung naano eh. Oo. Si ako Flora Mi po ay ano po ninyo? Yung si Flora Mi, bali ano ko yung sir, hipag po. Sila yung nandun sa bukid. Binantayan nila yung mga bata, yung mga anak ko. At yung tiyanan ko. Oo. So, sino-sino po kayo sa... Sino-sino po kayo sa pamilya na naanod? Yung ano, kaming dalawang mag-asawa, sir. Yung si, ano, yung asawa ko, yung si Mark Anthony Canuto. Kami yung naanod. Kami lang dalawa. Yung mga anak po ninyo? Nandoon sa bukid, sir, kasi kami lang yung bumaba doon sa barrio. Kasi, kailangan ko nang maligo, tapos umuha ng pagkain kasi kung umalis kasi kami sa bahay ng 11 ng gabi, wala kasi kaming pagkain, sir. Naghanap din kami. Oo. Pero safe po yung mga anak ninyo. Safe po naman yung mga anak namin. Pati yung ano, pamilya ng asawa ko. Kasi ako hindi talaga kasi ako taga dito, sir. Eh. Taga Dumaguete kasi ako. Eh. Bali dito na talaga din ako tumira na matagal na rin. Oo. At kayo pong mag-asawa naman, awa ng Diyos, nakaligtas, no? Oo, salamat sa Diyos talaga, sir. Nabiligyan niya talaga pa kami ng ano. Pero marami kayong mga ano. Oo, pero sabi niyo marami kayong mga sugat. Sugat-sugat kayo. Oo, marami kaming sugat-sugat, sir. Marami din patay dito sa amin, sir. Yung mga kamag-anak namin na hindi nakaligtas. Oo. May mga kamag-anak po kayong hindi nakaligtas. Yung iba, sir, hindi nakaligtas.
yung ano, yung iba rin nakaligtas, pero yung mga sugat-sugatan na rin, sir. Ano pa nga, sir, na-rescue pa lang kaninang, umaga, ayun na nga, nandito na nga sa ano, sir, munisipyo, inawa na yung mga patay. Ah, kayo po ay nasa munisipyo na ngayon? Oo, nandito na ngayon, sir. Nandito rin kami ngayon sa ano eh. Iniba rin kami ng ano. Nandito rin kami sa gym ngayon. Ayun. So, nasa gym na kayo ngayon. Ano pong tulong ang binibigay ngayon? Napaunang tulong na binibigay ng inyong munisipyo? Pagdating namin, yung in-rescue kami ng malaking bangka, sir. Ano, yung nandoon kami sa... Ano, inasikaso naman kami sa agad. Yung mga sugat namin, nilagyan ng mga ano, yung mga bitadine, yung pampalinis sa ano. Tapos kini kami ng maraming doktor, tapos maraming din mga ano, pulis, mga sundalo. Mm-hmm. Tapos nung ano, sinek naman kami na medyo okay naman kami na hindi naman kami pwedeng dalhin sa ospital. Ito na kami dinala sa ano, pero maraming pagkain dito, sir. Maya-maya, ang daming dumating ditong mga ano, mga pagkain, sir, kahit ano-ano, mga damit. Kasi wala talaga kaming naisalba, sir. Kahit damit namin, sir, yun lang talaga yung suot namin. Pati bahay namin, sir, nilingon ko na lang na wala na. Pero salamat na lang sa Diyos na nakaligtas kami, kaming dalawang mag-asawa, sir. Binigyan pa talaga kami ng ano. Pagkakataon pa na mabuhay kami na, siguro, baka gusto ng Panginoon na mayroon siguro kaming... mayroon siguro siyang gustong baguhin sa amin, kaya binigyan kami ng pagkakataon pa na mabuhay. Salamat talaga sa Panginoon, sir. Oo. Ano po yung mga nanay, ano po yung mga pangangailangan ninyo ngayon? Yung ano, sir, ano talaga dito, yung pagkain, tapos relief good. Kasi wala talaga kami mga damit, sir. Damit? Yung, pero marami naman nagpapadala dito, sir. Mm-hmm. Oo. Pero ilan po kayong nariyan sa ano? Sa ano ba to? Evacuation center? Marami kami dito, sir, kasi yung na-rescue dito ngayon, ano, mga apat na barangay yata to, halo-halo na. Pero kasi nito eh, yung iba kasi nandoon din sa ibang evacuation. Hati-hati na. So magkakahiwalay kayo, no? Oo. Pero yung inyo po bang pamilya na iniwanan ninyo noon tapos kasi bumalik kayo sa labas, no, kaya kayo na nagkaroon ng aksidente, ay nakita niyo na po ba yung inyong mga anak? Oo, nakita namin, sir, kasi nung biglang buhos ng ano, ay yung nag-landslide na talaga, sir, de, naano na kami, yung nasa ilalim na, hinila na nga ako ng asawa ko para maka-ano lang ako, kasi kung binitiwan ako ng asawa ko, sir, siguro patay na rin siguro ako ngayon. Mm. Tapos nung yung tubig na biglang bumalik sa ano, sa dagat, kasi malapit kasi kami sa dagat, sir. Oo. Biglang bumalik sa ano. Bigla ako, sir, hindi na nga halos ako makatayo kasi hindi na nga ako halos makalakad. Nilahila na lang ako ng asawa ko papuntang bukid. Kasi hindi ko na talaga kaya. Sabi ko nga, hayaan nyo na lang ako. Ayaw ng asawa ko kasi, siyempre, asawa mo, pabayaan ka ba naman ng basta-basta ng... Pero yung asawa ko may sugat din sa ulo. Marami din sugat. Nako, pero nagamot na po yung mga sugat, no? Nagamot na po ng ating mga first aiders. Asawa ng Diyos, sir, may ano naman, nagamot na rin naman kasi marami naman ditong ano, sir, eh. Nag-aano sa amin, nag-aasikaso kung anong pangangailangan namin. Oo. Okay naman din ngayon dito, po, sir. Oo, ang saan. Sabi ko nga, salamat talaga sa Diyos. Pero, siyempre, kung tutusin, nakakalungkot. Kasi, pag-uwi mo, wala ka ng babalik ka na bahay. Siyempre, yun naman yung bahay, sir. Pinagirata namin yun sa Maynila. Oo. Tapos, bigla lang, bumidi ng ganun-ganun. Tapos yung mga, ano pa namin, pangkabuhayan doon, wala na talaga, sir. Sabi ko nga, Diyos ko, pag-uumpisa na naman sa wala eh. Buti kong yung asawa ko may mga trabaho, pag-iisda lang yung trabaho dito sa amin. Ay, nako. Napakahirap talaga, sir. Sabi ko nga, Diyos ko, paano kaya tayo mag-uumpisa nito? Kasi damit na yung dala namin, sir, kahit na
Kasi, oh, sir, wala kami dala eh. Kasi, yung biglaan nga, hindi mo nga ma-ano? Oo. Yun pa na yung mangyayari. Oo. Ano po yung, bago po nangyari ito, ano po yung hanap buhay ninyo dyan? Ano lang, sir, pangingisda lang, sir. Pero hindi naman din, minsan, nakakahuli ng marami, minsan wala din. Kasi yung ano naman kasi, sir, bago-bago naman kasi. Hindi naman palaging may huli. Eh, sa totoo lang din, sir, ang mahal din ng gasolina, ng gasolina ngayon. Kaya nga kung pumuntang laot yung asawa ko, hindi araw-araw kasi nagtitipid na. Kasi minsan walang pangbili ng gasolina. Kasi pumuntang ng mahal. Eh, pag nandoon talaga sa pinaka malayo, kailangan mo talaga ng maraming gasolina eh. Oo nga eh. Oo nga. Tama po kayo dyan, no? Nanay, ibigay po natin kayo ng pagkakataon para manawagan po sa ating tulong squad, sa ating mga kapamilya, para po immediately sana ay may makatulong sa inyo. Sige po, manawagan tayo. Magandang hapon po sa inyo. Kung sino man yung nakakarinig sa akin ngayon, mangingin sana ako ng tulong kasi wala talaga kami naisulpa kasi yun talagang barangay namin. Wala talagang bahay na, ano na, puro na lupa, mga putik. Kailangan talaga namin ngayon ng ano, tulong ninyo, kung ano man yung maitulong ninyo sa amin. Oo. Nanay, paano po kayo makakontakt? Ito po bang contact numbers na pinapakita natin ngayon sa screen? Si Luisa Canuto po ang maaaring tawagan. Ano, tama po ba? Nanisira kasi, yan kasi yung cellphone ko. Na dala rin kasi sa ano sa landslide kasi sa sipag ko po, ibigay ko na lang sa kanya yung ano number tapos i-ano mo na lang. Oo. Sandali lang sir ha. Oo. So yung cellphone po ni nanay ay naanod sa landslide kaya po itong cellphone ang hipag niya na si Luisa Canuto ang pinapakita natin, no? Ang number po ay 0967-820-6941. Sila po ay mga taga Barangay Pilar, Abuyog, Leyte, na naanod po yung mag-asawa, no, si Nakleta at yung po kanyang asawa. At ngayon po ay sugatan at nangailangan po ng tulong. Opo. Oo. Maraming pong salamat at mga kapamilya, sana po kung may pagkakataon po, makatulong po sana tayo. Matanong po natin sila, matawagan natin sila kung ano yung mga pangangailangan pa nila. At pwede rin po siguro tayong mag-abot ng tulong kung alam po natin yung ano din yung LGU ng Abuyog, no, para din matulungan yung iba pang mga kasamahan nila diyan sa lugar nila na nasalanta rin po ng bagyo. Maraming pong salamat sa inyo, Nanay Anacleta. Salamat po, maraming salamat po. Salamat po at sana po ay maya-maya po ay gumaling na po yung mga sugat natin at magpahinga po kayo. Kumain po kayo. Mabuti po, may pagkain po kayo dyan. Kumain po kayo ng mainit. Opo, marami naman dito pong nagbibigay. Oo, at magpalakas po kayo. Oo, salamat talaga sir. Salamat, marami talagang salamat. Oo, sige po, sige po. Oo, sige po. Thank you very much po. Oo, thank you very much salamat. Po. Oo, sige po, salamat. Oo.